So ito yung ito yung sign na dito sa gilid ng ilog, paa na may isang daliri ito. Apakan mo nga. Ta. Totoo, totoo. Ayan oh. Paa yan, ayan oh. Right side. So right side. Pero sa paa na yan ay mayroong tatlong napagitnaan siya ng isa, dalawa, tatlo. So naka-triangle yan, makakuha. So ang ibig sabihin yan, tatlong item ang nakalagay dito, pero walking distance. May distansya. So isa, ayan na, nakita natin. Pangalawa, nandito. Kung saan nakaturo to, ito. Isa. So dito. Dalawa. Ayun. Dito. Tatlo. Dito yan. Sa gilid ng ilog na to. No? So yan ang kahulugan ng ganyang sign. Baka may makita kayo, no? Yung tatlong dot na pagitnaan niya yung paa. Ganyan ang paghanap niyan. Iatanggalin mo nga ito. Ayan. No? Ayan. So, isang paa na pagitnaan ng tatlong dot. No? So, yan yung kahulugan niyan makakuha. So, puntahan na natin yung busay na tinuturo nung unang reading natin. Tara! So, ayun mga kuha, no? Dahil umaga na, baba na kami doon. Pero sa kabila ito, doon yung site namin, babae namin yung isa dito. Tara mga kuha. So, ito yung pagong, no? Na unang sign na nakita namin. Sa pagong na to, ay dapat hahanapin yung kakaiba. So anong ibig sabihin ng pagong? Tubig ang ibig sabihin niya, no? So ito naka-indicate na tubig ang ating susundan. So itong pagong ito may ulo, may katawan, pero may isang kamay. Isang kamay lang, ngayon yung kamay niya. So, may buntot siya dun, pero itong susundin yung kakaiba, no? Ang pagong na to ay naka indicate naman siya, o ang ibig sabihin niya ay malapit sa tubig. So tubig itong susundin natin. So anong binabugsakan ng tubig nito? Tara mga kuwa, dito na tayo, no, mga kuwa. Ito yung tubig na ayan, si Kalamutoy. So dito yung tubig. So parang may narinig na yung malaking lampasan mo dito kasi sapa dyan, or parang may binabagsakan. So yan ang sinasabi ng pagong, na tubig ang ating susundan, no? So tara na. O, tingnan mo mga wild na wild yung panaghahanap talaga ng treasure. Ganito talaga. Magdadala ng detector, locator, at sign reading. No? So, tara kasi mahinahanap pa kaming isa. So, tama yung pagong na nakita namin. Ayos. So, ayun mga kuha, no? Mayroon pala daw ditong pulse. No? So, anong mayroon dito sa pulse? Itong titingnan natin. Sus, ang taas pala niyan. Ilang bagsak? Isa. Tatlong bagsak to. Tatlong bagsak ang pulse. Makakababa ba kaya tayo dyan? Ayan o, makakuha. Isa. Dalawa. Tatlong bagsak. Alvin, baka mahulog ka dyan. Tatlong bagsak ng tubig. Wala na, ito na ito, ano? Ah,
Umukit pala yun. Hindi nakatagos. Yun! Aro! May aro din ha? So ayan ho, ang taas! Yung kaduhan ha? Ano? Aro talaga to? Abay. Ito ba? So yun ang bagsak ito mga kuwa, no? Tapos parang may tubig-tubig siya dito. Pangalawang bagsak ito. Ayan. So pangatlong bagsak na pakataas na yun, no? So yun ang bagsak mga kuwa, oh. Ayan, no? Pakataas mga kuwa. Paano kayo? Kung saan tama ka na ugya? Kita ka dito, kapanawag niya ako. Kapila. Tapos masyado yan, oh. Kapag natalohan yan, anak. Ay, ilog yan sa baba? Oh, baba, ilog. Anak ng pating. Ito. Tama talaga pala yung pagong ngayon. Inabas ng sinso. So, ito yung inabot naman namin dito sa unang bagsak ng falls. Ay, itong bato na to. May nakaguhit yun, oh, yun, oh. Yun, so, ito. Pero may nakaguhit itong malaki. Ito. No. Hindi mo alam kung biyak o nature. Pero yan ay parang ginawa. No. So hindi pa kami sure. No? Pero ito ay nasa uluhan ng falls. At andito yung falls sa baba. So ang magagawa natin dito, puntahan mo natin yung baba na yun. Kung anong kahulugan ng pagong ngayon. Jibi, no? Bahay niya dun sa baba. Ano? Talalim. Talalim? So ito na yung puso, nakababa na tayo. And Shelvin. Yung stata, taas. So itong mga bato dito, may talagang natural na batuhin tong lugar na to. Pero tingnan natin yung ilog dito sa ilalim kung gano'ng kataas. Sus, pagkataas ha. Ayan, napakataas. Oh. Napakataas dito. Falls pala ito. Punta doon. So, nasa baba pa nito ngayon. Akyat tayo ulit. Tapos pagdating namin dito mga kuha, malapit na kami sa ilog. Oh. Dahil pag galing dun sa busay, inikot namin. Nakita namin itong maliit na hapak. May butas dito. Pero andyan na yung tubig. So short distance ang tulugan nito. Tubig yung, kasi tubig yung sinasabi ng pagong. So tubig tayo maghahanap
Ayan, tubig na yan. Kung sama pa din ng mga hapon, tubig din yung pinapasay nila. Pinaka-land marker nila. So, dahil papunta doon, papunta tayo doon. Andun yung busay kanina, may kita natin mamaya. Tapos dito daw yung area na yon. So, ibig sabihin yung busay na yon at dito, yun na yung area na hahanapin natin. Para makakuha. So, galing doon sa inuupuan ng kasama namin, you know, papunta dito yung turo ng maliit na paa. So, dito naman, may kita mo yung X. Tapos, mayroon naman dito sa baba na 1, 2, 3, 4, 4 na butas. Pero may butas siya dito. No? So, yung guhit na yan, ang kahulugan naman yan ay yung tubig. So, ito yung butas, ayan yung tubig. Ayan. So, papunta tayo dun. Dun. Tara. So, dito sa gilid niya, sa harap ng butas na yun, ay may butas din na apat. You know, malalaking butas. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan ay hindi gawain ng mga Pilipino. No, tinanong ko yung matanda dito. Sabi niya, noon pa daw yan, ganyan na yan. Yung apat na butas na yan. No? Pero kung titingnan mo, galing sa maliit, papunta sa malaki. Yan ang tinatawag nating arrowhead, no? Galing sa maliit, papunta sa malaki. Yan ang nangangulungan ng arrow. Pero wala daw may gumawa yan dito kasi yung ibang tao dito takot naman sa ilog. So walang naghukay dyan. Sunod-sunod na apat. Bato yung sa taas niya, yun o. So magagawa natin dito, i-locate natin kung saan ang detection niya para makakuha. So ito mga ano, simula dito, pagkatapos natin mag-reading, dito na yung parang kumbagay mag-iisip tayo. So dito natin gagamitin yung computer para yung reading natin na mga sign ay accurate natin ng ating computer. Araw. Andun, andun. Dito natin. So doon tayo papunta na ako. So dito yung turo ng locator mo. Tingnan natin kung anong meron dito. So ito pa rin yung ilog. So ayun nga mga kakuha, no? Dito sa nalocate ng locator ay nakakita kami ng breeder. Ayun, oh. Oh. Bali, may pumunta dito at nilagyan nila ng bato para hindi sila malaman. Pero mamaya silipin natin yan kung gaano kalalim yan. Ano? Mahirap na kung makamayahas. So lapitan natin mga kuwa. So ito mga kuwa, nilapitan natin at sisilipin natin. So gamitin ang flashlight. Natambunan na. Ayun o, natambunan na o. Breeder ito o, mga kuwa. So natambunan na siya sa sobrang tagal ng panahon. Alam mo yung itim na yan mga kuwa, yun o. Itim kasi yan, yun o. Ayan. So breeder siya mga kuha, no? So dito talaga possible na area ang pinaglagyan, no? Dito tingnan natin sa kabila kung bakit may breeder dito mga kuha. So ayun nga mga kuha, no? Ayun yung breeder. Ito yung pinabagsak ng hapon.
no? So ang palatandaan ay nandito, kung saan ay nasa taas lang yan yung pagong. Yung Sinaisa andun yung pinanggalingan natin doon. Tapos andito lang pala yung poles, mga kuwa. Tapos andun yung pagong, andito yung breeder. So dito lang na area ang may laman. So titingnan natin, mga kuwa. Ayos. So ito, mga kuwa, nalaman natin ngayon kung tama ba yung pagturo niya doon, itong locator na to, tama ba na magpunta dito. Kung tama rin yung reading natin na cyclone na pattern na pagong, dahil dyan yung busay. So lalapitan natin yan mamaya, mga kuwa. Kung yung busay talaga ay binabagsak ng hapon, binabagsak yan eh, oh. Binabagsak yan, tignan mo yan. Bundok to, bundok to. Ayan yung pinabagsak ko. Tignan, oh. Tignan mo yan, oh. So, so ito, alaman natin dito. Ito, ito pa, mayroon, nagkamali lang tayo. Ayan, ito, ayan lang ang tuturo niya. Talikla natin, talikod. Lagi sa busay. Gagawin natin, napitan natin doon. Tara. Tara. So ayan, mga kuno, ayan yung binar down, no, ayun, no. Ayan, no. Binar down siya. Ayan. So diyan namin nalulocate. Andiyan lang yung busay din. So diyan din namin nalulocate. No, sa mga nagsasabi diyan na hindi na naman kami nagpaalam ng may-ari. Yan yung may-ari, oh. Sama namin, siya pa nag-video sa akin. No, siya may-ari niyan. No? So imposible naman na may magsabi pa sa amin na subukan yung i-treasure yan kay, 'di ba? May-ari na yung kasama namin dito. Pero may breeder diyan, mga kuwa, oh. So ito ay pinabagsak ng hapon. May kwento kasi dito, mga kuwa, na may dinadala daw itong hapon, 8 ang magdadala na halos hindi daw nila makaya. So dito yun na area. So malamang dito yun. Ayos. Mayroon pang isang sign dito, mga kuwa, tingnan natin. So ito yung ito yung sign na dito sa gilid ng ilog, paa, na may isang daliri ito. No, apakan mo nga. Totoo, totoo. Ayan, oh. Ayan, ayan, oh. Right side. So, right side. Pero, sa paa na yan, ay mayroong tatlong napagitnaan siya ng isa, dalawa, tatlo. So, naka-triangle yan, mga kuwa. So, ang ibig sabihin niyan, tatlong item ang nakalagay dito, pero walking distance, no? May distansya. So isa, ayan na, nakita natin. Pangalawa, nandito. Kung saan nakaturo to, ito. Isa, so dito. Dalawa, ayun, dito. Tatlo, dito yan. Sa gilid ng ilog na to. No? So yan ang kahulugan ng
Ganyang sign. Baka may makita kayo, no? Yung tatlong dot, napagitnaan niya yung paa. Ganyan ang paghanap niyan. Ito yung nakaharap dyan, mga kuha, no? Ayun na sila. Mapapasokin na namin dun kung ano yung tinuturo ng locator dun. So, ito yung sign na yun. Pag nakakita kayo ng ganito, no? Magkaharap na si, parang magkaharap na si. Ang kaulugan niyan ay closed tunnel, no, sinera, no, o pinabagsak nila, sinera nila ba, sinera nila ng maayos yung dalawang parang ano ba, ano, no, closed parenthesis, no, ibig sabihin yan kasara. Ang ibig sabihin naman ng ganito, mga kuha, yan ay paa, no, paa ito na hindi tinuloy. Ito yung daliri niya, oh, dalawa. So, papunta yan doon. Yun, sa pinasukan nila. So, tara, puntaan na natin. So, ito yung dadaanan dito, mga kuha, no? Napaka-delikad. So, baka bumagsak yung mga bato na yan. Doon na sila. Tara. So, doon na sila, mga kuha. Parang naka tunnel type tayo, mga kuha, no? Itong daanan na to pinabagsak, binura kasi mayroon silang tinago na mahalaga. So ayan na, mga kuha, no? Diyan na yung grupo. Ayun yung poles, doon kami nang galing, oh, nagsisilip kami kanina doon, doon, no? So ito yung poles ngayon. So, kaya may breeder doon, mga kakuha. May dalawang breeder doon. Dahil sinira pala nila yung tunnel nila. Ito. Ito, mga kakuha, ay tunnel ito. Ito, sa ilalim tunnel ito. Mayroon sila ditong pinabagsak, no? Pinabagsak nila to. Ayan, o, kitang-kita ninyo. O, bundok yan, o. Pababa doon, yung dinaanan natin kanina. Tunnel yun. So, dito na rin yung dinaanan na tubig. So, para hindi siya mahalata na ito ay tunnel, ito ay pinabagsak nila at ginawang natural. So, sa kakadaan ng tubig, naubos yung lupa, bato-bato na lang natira. At alam nyo ba, mga kuha, nakitang-kita ito sa araw. Ayan yung araw. Oh. Ito yung butas. Oh. Ayan. No? So kitang kita to, mga kuha, itong butas na to sa araw. So kung sisikat yung araw, pababa dyan, mga alas 7 pa lang, kita ka na ito, alas 7, alas 8, alas 9 na ngayon. Tapos yung vlog natin na to. So may ano ito, ayan sa to. Hindi niya lang alam, no? Pero kung ito ay matrabaho, ay malamang. No? So ngayon pa lang ako naniniwala sa sinasabi ng mga matatanda na mayroong dinala dito na napakabigat, no? Dito sa area na to. Ito na yun, ito yun. Tunnel to, galing dun sa ilog. Tunnel to, pinabagsak nila. Tapos sa kakabuhos ng tubig dito, no, pinadaan nila tubig dyan. Naubos yung lupa na binagsak dito. At ang lumitaw yung mga bato, no, na nasa uluhan nila noon. Ayan na yun. Ayan, o, oh, bumagsak, o. No? Ito na yan. Kaho yan. Galing yan dun, oh. So, yan yung dinaanan natin. Yan yung daanan din na noon. Andun yung dalawang breeder dun. No? So, dito. Dito, humantong lahat yung reading. No, dito lahat, turo ng reading at locator, no, dito. So i-locate natin ulit kung dito ba talaga o wala dito o nasa loob pa. Kasi ang turo ng locator, galing kami doon sa ilog ngayon, ditong turo niya. Kasi yung ilog ngayon nag-curve, no. So andun yung paa. Andun yung kawayan, andun yung paa, oh. No, so isa to sa laman, mayroon pang isa sa harap nito. So ito yung
tinuturo ng isa. So i-locate na natin mga kuha. So ito no, harapin sa araw mga kuha. Alalay ko. So kapag nag-tracer mga kuha no, kailangan nyo lang detector, kailangan nyo lang locator, at kailangan nyo lang reader. Importante talaga dyan yung reader, para hindi kayo mawala-wala kahit saan-saan. At kailangan din ng locator para yung reader ay mapagbasihan niya yung niririg niya base sa locator din. So ito, tingnan natin kung dito ba, hanapin natin dito. Kapag di natin siya mapaikot mga kuha, ibig sabihin itong walling na to sa baba nito may butas talaga papunta doon, no? Kaya nga tinakpan nito. Pero hindi siya nakasintro sa poles na yan, no? Nasa side ito. So mamaya i-locate natin yan, i-detect natin yan kung dito ba banda. Dikitan na natin to. Ayun nga, ito nga. So yun mga kuha no, hindi siya mapaikot ng ating locator. So ibig sabihin papasok pa doon. Ngayon, alamin natin kung mababaw o hindi. Kasi pinabagtak ko eh, baka bumaba na. Alamang may butas. May butas talaga dito talaga. So ito, tingnan natin ha. So, wala dito sa side na to. Pero, sa baba nito, sa loob, andun yung butas. Kumpirmado na yung mga breeder doon ay tama dito. Noon, pinabagsak, tinakpan, may butas sa loob at papunta dito talaga. Yun o. Dito siguro na nalaman natin sa reading, sa locating, alaman natin na itong poles ay palatandaan, no, ng pinaglagyan nila. So yung mga sign na paikot simula sa tagong, sa paa, dun sa tatlong apat na dot, tapos sa paa dito, tapos papunta dito, nalukit talaga natin. So yung area na to pinabagsak ang mga kuha. Ayos! Ayos! So mga kuha, kung makikita nyo, ito na yung sidings nung tani nila nun. So, sidings to. So yung kinain na ng lupa, kinain na ng tubig yung iba. Dito. So may malaking bato dito. Pinabagsak. Pero itong pinaka-sidings ng tani nila. Yun. So dito butas yan sa baba. Yan yung butas. So titingnan natin kung gaano kalalim yung galing dyan sa baba at punta dito sa taas. So siding sito ng tunnel. Tara, tingnan natin. So eto yun no, yung sirubunganga. Yung bunganga dito. Ayan yung tubig.
bunga nga to. So diretso na to doon. Ayan eh. So ito, bagsak na ito. So ang tanin nito mga kuha dito. 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 Papunta doon. No? Doon sa sinera nila. Tapos marami ng bato dito, boulders. Oh. So ito yung nito tatrabahuin. Doon na magkatrabaho. Kasi sintroy na yung butas doon. Sinalaman na may butas. Paano natin nasabi na may butas dito, no? Itignan natin yung breeder. Ito mga kuha, oh. Breeder lang din yan. Papunta doon. Ito. Ayun, oh. Breeder yan, papunta doon. No? So, may butas yan. Nandun naman yung breeder na isa. Doon. So, lahat ng butas, papunta doon. Sa tanin na to na inabagsak nila. So yan ang pinakamalaking trabaho. Pero kung bako yan mga kuha, bako magtrabaho niyan, mga siguro isang buwan tapos na yan, makukuha na nila. So yun mga kuha, maraming salamat at magandang umaga.